Magandang buhay po sa ating lahat. Welcome pong muli dito sa ating bagong video tutorial. Ang tutorial po natin ito ay para po sa ating lahat, lalo na po sa kapwa ko ka-electrician na gustong magtrabaho dito sa gitnang silangan. Nais ko pong i-share sa inyo kung ano po ang pwedeng maging trabaho ng isang electrician dito po sa Bansang Arabia. Ang nakikita po ninyo ngayon sa ating screen ay isa po itong control panel or MCP, main control panel, na kung saan ay dito po kinokontrol ang lahat ng equipment na naka-install sa field. Katulad po halimbawa nitong inlet valve o MOB, motorized operated valve. Connected po ito sa high pressure pump. Marami pong mga equipment ang kinokontrol ng panel na ito, katulad po ng makikita nyo sa ating screen. Ang ginagawa po ng isang electrician dito ay nagte-terminate siya ng control cable, nagte-terminate din po ng instrument cable, at nagte-terminate din po ng power cable. Katulad po nito, ito po yung mga terminal point o terminal block na kung saan ay dito po natin itini-terminate yung control wires at power cable galing po ng field o galing po ng PLC. Okay po, halimbawa, ito pong control wire na ito, ang core tag po niya ay 1-17. So sa kabila pong side ay 1-17 din. So dito po ay may pinagbabasihan tayong drawing o connection para po dito sa termination point nitong terminal block na ito. Ito po yung drawing natin, mga ka-electrician, mga kaibigan. Ito po yung status wiring diagram para po sa motorized operated valve. Okay po. Ito pong nakikita nyo ngayon ay mga contacts po ito, dry contacts po ito, galing po ng relay at ng selector switch. Dry contacts, ibig sabihin po ay bolt-free contact. Okay po, papunta po ng PLC o connected sa PLC. Tinawa natin, ayan. So, ang halimbawa po natin yan ay 1-17. Ito po yung 1-17. Ang 1-17, ibig sabihin po ay manual mode ng selector switch. Okay po, ang selector switch po na ginamit dito ay mayroon po siyang 3 position o 3 mode, manual mode, off mode at auto mode. So makikita po natin itong selector switch na ito dito po sa front side ng ating MCP or main control panel. Ito po yan, selector switch. Sa previous tutorial po natin, sa previous video tutorial po natin ay mayroon po tayong tutorial dito tungkol sa selector switch. Puntahan po ninyo, panoorin po ninyo at matututunan po ninyo doon kung paano mag-analyze at kung paano i-connect yung selector switch na ito doon po sa existing na schematic diagram ng control circuit. Okay po, so ito yung manual mode, off mode at auto mode. Ang 1-17 po ay manual mode. So dito po ay makikita po natin yung core tag number na yan. Ito po yung 1-17. Okay po, ito yung manual mode at ito naman po yung auto mode. So ang 1-17 po na yan ay dito po nakakonekta ngayon sa terminal block na ito. Ito yan. Medyo malabo. Ito po, gamitan natin ang ating magnifying glass. Ayan po yung 1-17. Okay po. So dito naman po sa kabila ay 1-17 din. Ibig sabihin po ay ito ay papunta ng PLC. Okay po. So ito pong side na ito ay papunta po ng PLC. So puntahan po natin itong PLC, itong 1-17 na ito. Tingnan po natin kung saan ito nakakonekta sa PLC. Okay po. So mayroon din po tayong sinusundan na drawing sa PLC. Dali natin itong drawing natin dito sa PLC. At dito po tayo sa PLC panel. Magkatabi lamang po siya para hindi maaksaya sa control cable. So ito po yung PLC panel natin, mga ka-electrician. So dito po ay tingnan po muna natin itong ating diagram nitong PLC. So yun pong status na yun, dry contact na yun ay connected po siya sa digital input nitong PLC. Ito po. Ayan, ito yung mga signal, ito yung signal modules dito po sa
diagram na ito ng PLC. So, motorized valve number 1. Ito po yung motorized valve number 1. Asan yung ano natin? Kuhanin ko itong magnifying glass. Ayan. Para malinaw po. Ayan. So, ito po yung motorized valve number 1 po natin. Ano po? 1-17 at manual mode. So, dito po ay makikita po natin kung saan nakakonekta yung 1-17 para po sa motorized operated valve na normally open na dry contact. So, ito po yung PLC signal module po natin. Ito yung termination point. Termination point. So, dito po ang nakalagay sa PLC ay local mode. Ibig sabihin po ng local mode ay manual mode din po siya. At ang auto mode naman po ang nakalagay dito sa drawing ng PLC ay remote mode. Okay po. So, base po rito sa yung local mode ay connected po siya sa dito po sa module na DI03, Digital Input 03 nitong PLC. Ito po yung terminal point po niya. Ito po. I-highlight natin ito. Medyo taglamig po rito ngayon kaya medyo sinisipon tayo. Ayan po, yung XDI03. So, ang terminal point po niya dito ay number 1. Number 1 po yung pinaka-common. At ito naman po yung number 2. So, DI03, 1 and 2. Terminal block po ito. Number 1 and number 2. Diyan po nakakonekta yung local mode natin. O manual mode. So, dito po, titingnan po natin dito sa terminal point o terminal block nitong PLC. DI03. The contact number of terminal block number 1 and 2. So, ito po yung DI03. Ang terminal block number po niya ay number 1 and number 2. So, ito po yan. Naka-connected na po siya. Ayan po. 1, contact number 1 and 2. Okay po. So, ito naman po yung papunta ng module ng PLC na digital input. DI03. Ito po yung mga module natin dito sa PLC. So, ang DI03 ay ito po yan. Digital input. So, marami pong module dito ng PLC. Merong analog. Susunod po natin na ipapakita, isishare ko sa inyo ay yung pagte-terminate po nitong instrument cable. So, ito pong pagte-terminate ng mga control wires na ito, instrument cable, power cable, ay isa lamang po sa pwedeng maging trabaho ng isang electrician dito po sa Bansang Arabia. Isa po ito sa pinakamadaling trabaho ng isang electrician, lalo na po sa loob ng refinery o planta. Okay po. Ang iba pong electrician ay na-assign sa pag-i-install ng cable tray, katulad po ng makikita nyo sa ating screen. Importante rin po at mahalaga rin po sa isang electrician na marunong po siyang mag-fabricate ng cable tray. 45 degrees, 90 degrees, offset. So yan po ay matututunan din po natin dito sa Bansang Arabia once na magtrabaho po kayo rito. Ang ibang electrician po ay napupunta po ng cable pulling. So yan po ang isa sa pinakamahirap na trabaho ng isang electrician. Lalo na po kung mga power cable, yung babatakan. Ano po, yung babatakin na kable. Ang iba naman po ay napupunta po sa operation and maintenance. Maganda rin po maging trabaho rito ay SCADA operator. Katulad po ng makikita rin ninyo sa ating screen. At ang maganda rin po na isang pwedeng maging trabaho rito ng isang electrician ay mapasama siya sa commissioning team ng electrical department. Maganda ng trabaho at medyo mataas-taas din naman yung sahod. Okay po. So salamat po sa inyong panonood. Please like, comment, and subscribe. Ring na rin po ang notification bell para po ma-notify kayo sa mga bago po naming video na i-upload. Mabuhay po tayong mga Pilipino.